Hello guys, magandang hapon sa inyong lahat. Pasensya na kayo guys, ngayon na lang naman ako ulit nakapag-upload ng video. At syempre, medyo na busy lang tayo nitong mga nakaraang araw. At may isi-share din ako sa inyo na nagulat lang talaga kami dahil sa tagal lang aming pagsasari-sari store. Ngayon lang ito nangyari, nitong nakaraang linggo lang ito nangyari. At hindi ko pa ito na-vlog guys, kaya ngayon gusto kong i-share. Nung nagising kami nung isang gabi, hindi talaga ako nag-check ng kandado ng tindahan namin. Hindi ako nag-check ng kandado doon sa pintuan nung natulog ako. Kasi ako talaga ang huling pumapasok doon sa loob para pagkagaling ko dito sa tindahan, yung binta, binibilang ko, tapos linalagay ko talaga siya sa wallet ko. Itong wallet ko na to, dito ko rin linalagay yung mga importanteng bagay na ano, kasi gusto ko isang lagayan lang, malaki kung may barya, madali siyang lagay kasi malaki nga to. Ito lang ang linalagyan ko dito, kahit umaalis ako, ito ang dinadala ko. Pagkatapos ko magbilang ng binta, hindi ko chinik yung pinto. Ang nagsara talaga ng tindahan namin yung anak ko. Pero habang nagsasara siya ng tindahan, ako nandito pa rin ako sa tindahan. Kasi may mga inasikaso pa ako bago ako mag-close o magpunta sa kwarto. Minsan, kahit nga naka-close na yung pinto namin, kapag may humahabol pang bumibili, binibintahan ko pa hanggat nandito pa ako sa tindahan at may ilaw pa dito. Ayun, binibintahan ko pa. Kasi syempre, yung mga naghahabol ng bili, kailangan nila yun. Kaya, hanggat nandito pa ako, binibintahan ko pa. Tapos, nung gabing yun, yung anak ko talaga yung nag-close ng tindahan namin. Yung pangalawa kong anak na lalaki. Siya yung nag-close, pero hindi ko na talaga chinik yung kandado. Sa madaling salita, may nakapasok na magnanakaw dito sa aming tindahan. Ayan guys, ang sarap ng tulog namin, pero sabi ng mister ko, around 1 o'clock ng madaling araw, nagbangon pa siya, nag-CR pa siya. Pero hindi talaga namin namalayan na may nakapasok dito sa tindahan. Ang ginawa nung magnanakaw, sinungkit yung kandado. Ang ginawa kasi nung anak ko, yung kandado doon sa pinakang pinto dito sa tindahan, nakasabit lang. Hindi niya inilock. Nakasabit lang yung kandado. So, may kinuhang bakal dyan sa kapitbahay namin, sa bakod ng kapitbahay namin, yung magnanakaw at sinungkit nila yung kandado dito sa loob. Nabuksan yung pintuan, nakapasok sila dito sa loob ng aming tindahan. At itong pintuan ko dito sa sala, ito guys, sa pinto na to, hindi ko na to sinasara sa gabi. Kaya yung nangyayari, yung dito sa sala namin, kaya nilang pasukin hanggang dito sa kabahayan. Dahil di ako nagsasara ng pinto na to. Hindi ko na to kinuklose talaga. Naka-steady na siya naka-open. Kahit kami umaalis, hindi ko na siya sinasara. Ngayon, sa madaling salita, madaling dito. Sa madaling salita guys, nakapasok yung magnanakaw sa kabahayan namin. Dito sa tindahan, dyan sa Orinola, may nilalagay ako dyan na 300 na barya. Tapos, doon sa, yung sa mga freebies, meron din ako doon na garapon. May nakalagay ng freebies. Doon ko linalagay yung mga free, bayad ng free. Lalo na pag nag-grocery ako kasi minsan may 60 pesos na free. Tapos meron pang mga popcorn or powder. Doon ko linalagay yung bayad. Yun yung natangay niya. Natangay nung magnanakaw. Tapos yung barya ko dyan na tagbabenteng linagay sa Orinola. Yun din yung natangay niya. Kasi iniiwanan ko dyan ang barya sa Orinola. Para pag kinabukasan sa umaga, meron akong panukli. Tapos yung may mga barya ako dito sa table ng dito sa table ko ng ano na sa 300 na tagwa 100 na nakabalot-balot na binabayad yun sa akin ng sigarilyo, yung nagbibili sa akin ng sigarilyo.
Nakabalot-balot siya, pero hindi man kinuha. At meron ako ditong mga barya din dyan sa ilalim. Alam nyo naman, nagka-count ako minsan ng mga barya ko dyan. Hindi naman din nawala. Nandiyan pa din. Ang nawala sa akin, yung pitong rim na sigarilyong Mighty Winston. Sa Mighty, nasa 5 rim yung Winston. 2, tapos may Marlboro pang kinaha. Yun guys, yung nawala sa akin. Tapos yung mga barya dito naiwan na yung pang sukli ko kinabukasan. At pumasok pa si Sala doon yung magnanakaw. Kasi yung rilo ko, napapansin nyo guys yun, bilog. Yung bilog kong rilo, nakalagay doon sa may divider. Sa loob yung may salamin, doon yung nakalagay. Nawala. Yun yung nawala doon sa loob ng bahay namin. Tiningnan ko naman yung oven, yung may rice cooker pa kami doon na hindi nagagamit, na naka-box. Nandun doon pa din, hindi man napansin. Kasi yung box na yun, yung rice cooker yun, naka-box pa at nandun doon sa ibabaw ng divider ko nilagay. Hindi man nila napansin yun. Tapos wala nang iba, yun lang. Tapos yung dito sa store, ang napansin ko lang talaga, lumiwanag yung lagayan ko ng sigarilyong ni Rim. Yun yung mga nawala. Tapos, sa mga grocery naman, wala akong napansin sa alak, walang nabawas. Yun lang talaga guys, yung ano. Nung binilang namin, almost nasa 10K ang halaga nung nawala. Kaya nung nagising yung kapatid ko, kasi maaga siya umaalis, around 5 a.m, umaalis na siya. Nakita niya nang bukas yung pintuan, kasi yung kapatid ko magkatabi lang kami, halos dikit lang yung dingding namin. Nakita niya nang bukas yung pintuan ng tindahan. Tawag daw siya ng tawag sa akin. Hindi kami lumalabas. Ngayon, parang kinabahan sila nga kasi walang ingay dito sa loob ng bahay at wala rin lumalabas. Tapos, tinawag yung hipag kong nandun sa loob ng bahay kasi siya dapat pasakay na ng motor at paalis na. Eh, nagtataka siya bakit nakabukas yung pinto. Pumasok yung hipag ko dito sa bahay at kinatok kami ng kinatok sa kwarto. Tulog na tulog kami. Hindi namin talaga namalayan. As in, ang sarap ng tulog namin. Kahit yung kwarto ng anak ko, yung dalawa kong lalaki doon din sila sa isang kwarto. Tulog na tulog sila. Ibig sabihin, may nakapasok na lahat-lahat dito sa amin. Wala kaming kamalay-malay. Kung hindi yung kapatid ko ang nagkatok, ay yung hipag ko nagkatok dito. Wala kaming kaalam-alam na bukas na pala ng matagal nang bukas yung tindahan namin. Nakabuyang-iyang na yung pinto at walang, hindi nakasara. Tapos, yun si isang bahay, kwento naman niya, around 2 a.m. kasi may maliit siyang anak, yung nag-uupa dun sa isang bahay namin sa taas. Minarinig daw silang nagkaralansing na nalaglag pa sa nalaglag sa daan. Ngayon, nagsalita pa nga daw at pinulot pa nung dalawang lalaki daw magkasama. Pero di niya naman sinilip kung sino. Basta yun lang yung narinig niya. Kasi gising na gising siya dahil nga nagpa-breastfeed siya nung anak niya. Yun yung naisip namin na yun na yung oras siguro nung pumunta sila dito sa tindahan at pumasok sila dito sa tindahan. Ayan guys. Pero wala kaming lead kung sino. Pero parang nagkaroon ako ng idea kung sino. Pero hindi ko na lang sasabihin. Pero naiisip ko na parang yun. Yun yung naiisip ko lang. Pero syempre hindi naman natin nakita. Kaya hindi tayo pwedeng magbintang sa ibang tao. Saka masama magbintang kung wala ka namang preba. Ayan guys, ang gawin na lang natin talaga maging maingat. Tapos i-double check natin yung mga kandado natin pagkagabi. Kasi isang leksyon na rin yun sa amin guys. And almost 13 years na may tindahan ako. Ngayon lang yun nangyari sa amin. At ito naman talagang bahay at bahay namin. Pati mga pinto. May pinto kami sa exit sa kusina. Mayroon pa kami isang pinto doon. Tapos dito, secure naman siya talaga. As in grill siya, bakal siya. Tapos may plain pang yero yung pinakang ilalim ng pinakang baba ng ano namin, ng pinto dito sa tindahan. Kasi yun nga lang talaga. Hindi na ikandado yung kandado. Kumbaga, nakasabit lang siya.
Ayan guys, konting share ko lang, pero nagmubuo na ako dun sa part na yon. Kahit yung maitik ko na yon, eh, magkano rin yung halaga nun, tapos mga sigarilyo kong Winston at may Malborong nakasama. Kasi, nangyari na yon. Hindi na natin may babalik yun, kaya magmubuo na tayo dun. Ayan, maging maingat na lang tayo sa susunod dahil, syempre, yung mga pangyayaring ganyan ay umiiba talaga yung ano ng panahon natin ngayon. Kaya, ingat-ingat lang talaga tayo. Pasensya na kayo guys kung hindi ako nakapag-update ng madalas ngayon sa YT. And sa hindi pa po nakasubscribe sa aking channel, please do subscribe Maricris G. And don't forget to click the notification bell para po updated kayo sa aking mga bagong video. Thank you for watching and konti ko lang tour sa aking sari-sari store. Ingat po and God bless you always. Have a Saturday. Ayan. Smile always.